Tambora. Ito ang napili kong bagay na nagsisimbolo sa wika natin sa Pilipino. Sapagkat, unti-unti nang nabubura sa isipan ng iba, ang wika na itinaguyod ng ating bayani noon pa. Wikang Pilipino na itinaglaban ni Lope T. Santos noon at ng kanyang mga kasama. Wika na ating tinagisnan mula pagkabata. Hanggang sa lumaki na at tumanda, wika na nakasanayan nating isalita. Ang wikang Pilipino na sinaglaban rin ni Pangulong Manuel Pedro noon ay pero wala ng halaga ngayon. Nakakalungkot ng isipin pero ito ang realidad kung saan parang wala ng pakialam ang mga batang minorde edad. Sa paglipas ng panahon, sila bang unti-unti nang naglalaho ang ating nakasanayang pananalita. Mukhang dulot nga ng makabagong teknolohiya na para ba tayong inaakit ng mga lingwahe nila hindi sa matutunan na nating mahalin ang kanilang wika. Marami nang nagbabago kasabay ng ating wikang Pilipino. Pinabaliwala na lang ng mga tao ang wika na unti-unti nang naglalaho. Isa ka pa rin ba sa nagmamahal sa ating wika o tinatangkilik mo na ang lingwahe ng iba? Pilit binibigas ang mga salitang anyang hasiyo at sawadika, pero ang tunog Pilipino pa rin, diba? O kamusta mga binibini at ginoo? Naiisip mo pa rin ba ang wikang Pilipino? Hindi naman masama na inaaral mong lingwahe ng iba. Ngunit ang masama ay kinakalimutan mo na ang ating sariling wika. Nakakagalang at matatalinhagang salita ay di na alam at kayang gamitin ng iba. Nakakalungkot at nakakadismaya sapagkat ang ating sariling wika ay di mo na makita ang halaga. Hindi mo ba naisip na ito ay isang paraan upang tayo magkaintindihan? Diba sa pang-araw-araw ay ginagamit mo rin ito? Maibigay ng opinyon na iyong gusto. Maibahagi ang mahalagang impormasyon na makapapabago. Makapapabago sa isipan ng iba at makapapabago sa buhay nila. Sapagkat ang wika ay isang instrumento ng komunikasyon na kung saan tayo ay nagkakaintindihan at nagkakaisa. Ang ating pambansang wika ay mahalin at paunlarin muna bago tayo tumangkilik sa iba. Na tila ba tayong naaadik na sa wika nila? Kaya ngayon, simulan na natin pahalagahan ang sariling atin upang sa pararating ng mga henerasyon ay matutunan din nilang mahalin ang ating wika na pinaglaban noon hanggang ngayon.